Nag-aalin lang nga ba tayo sa ating naririnig? Hindi pa rin ba tayo naniniwala sa mga sinasabi sa atin ang ating Panginoong Jesus? Pakinggan natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, "Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan, sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Noong nakaraang panahon, iba-iba ang pagtingin ng mga tao kay Jesus. May mga naniniwala sa Kanya, ngunit marami rin ang nag-aalinlangan. Lahat ng ginawa niya dito sa lupa ay nagpakita ng pagsunod at pag-ibig sa Diyos Ama na nagsugo sa Kanya. May pangako ang ating Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos bilang mga tupang nakikinig at naniniwala sa katotohanang ang ating Panginoong Jesus at ang Diyos Ama ay iisa. Sa ating buhay na ito, madalas tayong makaranas ng pagsubok at paghihirap. Gayunman, may mga pagkakataong nakakalimutan pa rin nating tumawag kay Jesus. Kapatid, sa katotohanang dala niya, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos na nagpalaya sa atin. Lumapit tayo sa Kanya, pakinggan natin siya, at tanggapin ang katotohanang ito. Panginoon, tulungan mo kaming maging mabuting tagapagpakinig at tagasunod mo. Maging matibay nawa ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus kasama ang Banal na Espiritu. Amen.